Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of April, okay? Capricorn love reading. Capricorn, hindi lahat ng Capricorn makaresonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Capricorn, cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate, Capricorn. So if hindi kayo naka-resonate, Capricorn, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, kahit naka-resonate kayo dito, Capricorn, still do check your other placement dahil pwedeng mag-connect doon yung reading nyo from here to there. So, let's start. If hindi talaga kayo naka-resonate at all, don't force yourself. Baka this reading is not for you. So, Capricorn, sino yung paparating sa inyo ngayong month of April? Sino yung paparating ngayong month of April, Capricorn? Nag-away kayo nito. Nag-away kayo ng person na to because of cheating. So, hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you, regret sa mga nagawa niya. This person walk away. Umalis siya sa relasyon ninyo or sa sitwasyon na meron kayo. Ano man kayo. Okay, umalis siya emotionally. Because na-juggle din siya. Na-juggle siya between you and another relationship could be. Maybe meron siyang responsibility or kayo ba yung meron, something like that. Kasi feeling ko hindi eh, parang siya yung meron. Kasi umalis siya dito eh, para magkaroon ng new beginning sa buhay niya. Maybe merong clarity dito na matutuldo ka na talaga yung pagsasama ninyong dalawa. Pero nag-away kayo nito bago man lang siya umalis. Parang para sa'yo, hindi ka makapaniwala at hindi mo matanggap na ganun ka lang yan niloko. So, nag-away kayo nito bago siya umalis. So, itong person na to, babalik siya siguro dahil hindi siya nakakatulog sa gabi sa konsensya na ginawa niya sa'yo. Pero let's see, bakit nga ba talaga siya babalik? Pwedeng kayo yung ano dito, may commitment, may pwedeng vice versa to, 'di ba? So, pwedeng kayo yung may commitment tapos umalis siya and makes him realize that mali yung nagawa niya, kaya bumalik siya sa iyo. Nag-away kayo because of third party and then this makes him realize kaya bumalik siya sa iyo. Okay, pwedeng ganun 'yun. Bakit nga ba siya babalik? Bakit siya babalik ngayong April? Napag-desisyonan niya to. Naipit talaga siya sa sitwasyon, Capricorn. Mahal ka niya, kaya babalik siya. Even if sabi natin na na-trap siya sa situation, mahal ka niya. Parang gusto niya nang kumalas sa tali niya because feeling niya hindi na siya free. Sa siguro to the point na kayo yung meron talagang commitment or married ba kayo or something, tapos lumayo siya dahil nga nagkaroon siya ng iba. Hindi siya nakaramdam ng freedom doon sa ganun kasi alam niyang nandiyan ka. So parang hindi siya nakaramdam ng freedom, parang gusto niyang makawala, gusto niya nang naipit siya sa sitwasyon, kaya nakapag-desisyon siya kung sino yung pipiliin niya. Kaya babalik siya dahil siguro dahil sa ikaw yung pipiliin niya or ikaw yung pinili niya dito. A bit of confused siya dahil this person could be somehow even a bit of like easy-go-lucky na tao. Ganito talaga siya. Mayroon siyang personality na friendly, may personality na madali siyang matukso, sobra siyang emotional na tao na alam mo yung madaling mahulog, parang ganun.
So, ganun siya na tao na nakita ko dito sa energy niya. So, I think na mabigat, bumigat to sa sitwasyon niya nung time na naipit siya sa situation. Kaya, nag-decide siya to come back to you. You could also be dealing with the same Capricorn or Cancer, Scorpio, Pisces. Even Queen to, pwede tong maging King, pwede to maging lalaki because this is a general reading. So, andun sa point na something ended na talaga sa inyo. Like, the cycle has ended sa inyong dalawa. Pero, nung nakapag-isip-isip siya, bumalik siya sa'yo to communicate with you talaga. Para nakapag-desisyon talaga siya dito. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? So, Capricorn. It could be the vice versa, Capricorn. Pwedeng ito ay para sa parang hindi kayo yung married dito, Capricorn. Yun, tama yung unang reading ko sa pinakauna na nabanggit ko. Sabi ko na meron siyang that you are having this relationship and then meron pala siyang commitment and then siguro nalaman mo nag-away kayo and then to the point na hindi mo na matanggap na ganun ka lang niya niloko. So, nag-away kayo until umalis siya dahil nga he wanted to have a changes in his life already with that commitment na meron siya, di ba? Then, I twist it into baka kayo din yung may commitment. But, what he wanted to tell you here is like, hindi. Yung unang reading na sinabi ko, yun yung tama doon. Yun yung pinakamalapit dito kasi ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. I replay our conversation over and over. I want to be more than friends. I couldn't let you get close to me. Kasi nga, he is already with that commitment. And isa din yun sa dahilan kung bakit siya lumayo. Feeling ko on you, Capricorn, nagkaroon kayo ng fight ng person to arguments because you want this person to choose you, to choose your relationship, a new beginning. Kasi nandito na kayo. Pero instead na gagawin niya yun, is iba yun yung pinili niya, nag-walk away siya to have a changes in his life. So, the thing here is, he want you and this person to be more than friends. Okay? Like, hindi, ayaw niyang mawala ka sa buhay niya. So, might be merong sa pag-aaway ninyong dalawa dito, nagkaroon ng decision that dito na magkaibigan na lang tayong dalawa. Much better na ganun. Na kalimutan na lang natin yung isa magkaibigan na lang tayong dalawa. Kaya sinabi niya dito, I want to be more than friends, pero I couldn't get you close to me. Because meron nga siyang commitment. Committed siya sa iba. Trap nga siya sa situation eh. Pero babalik siya sa'yo dito. Babalik siya actually, Capricorn, babalik siya nang hindi pa rin siya nakapag-decide kung sino yung pipiliin niya. It's just that, andun lang siya sa point na namimiss ka niya, naiisip ka niya. And parang nahumaling siya sa'yo, nagustuhan ka niya, na in love siya sa'yo, or nahulog siya sa'yo, Capricorn. Kaya, bumalik siya sa'yo talaga para, though even confused siya sa pagbabalik niya, bumalik siya dahil gusto niya
Dahil hinahanap-hanap ka niya, hindi siya mapakali. Nandun siya sa point that this person really do attract talaga siya sa'yo and nahulog din siya sa'yo. So, andun siya sa point na hindi siya makadesisyon ng maayos, mabigat yung problema niya. He just really want you to be more than friends. More than. Gusto niya nang magkaroon kayo ng relationship talaga again. And not just to decide na friends na lang tayo. Ayaw niya mangyari yun. But the thing here is may clarity na sa'yo about the commitment that you have. And this is so hard for him na pumasok pa sa buhay mo. Ngayong alam mo na may mga ganitong bagay. So, tignan natin. Ano yung kailangan mong malaman, Capricorn? So, ano yung kailangan mong malaman? Okay. So, I can see here that wala, napatayin ko na yung gando. Baka mabiyak yung baso. So anyway, I can see here that magkakaroon pa din kayo talaga ng communication ng person na to. But the thing here, andun siya sa point na ano, maghanap siya or mag-iisip siya ng idea or anything na ano, sino yung ipaglaban niya. Parang ganun. He wanted to take the leap of faith. Bahala na kung anong mangyari. Gusto kong pagpatuloy to kay Capricorn. Even though may clarity na. Parang discarte niya na lang kung anong sasabihin niya. Something like that. Pero hindi naman siya sure sa gagawin niya. Hindi siya sure kung mag-work ba to or hindi. Kasi nga, meron nga siyang commitment. Committed nga siya. Pero mahal ka niya. And alam niyang nararamdaman mo din yung pagmamahal na yun sa kanya. Kaya ipit na ipit siya dito. Feeling ko, magkakaroon talaga dito ng gulo between him or her with that other person because of this situation. So, yung decision, Capricorn, dito is nasa'yo. Nasa'yo yung decision kasi itong person na to will going to come back to you to offer you a new beginning. Parang didiscartehan niya to na sa'yo at saka doon sa isa. Kasi hindi niya naman mabitawan yung isa eh. Hahad lang talaga yung isa kahit anong mangyari. So, didiscartehan niya to para lang magkakaroon lang, babalikan lang kayo ulit. Hindi lang kayo maghiwalay. Didiscartehan niya to, ano man yung discarte niya sa'yo. So, nasa'yo yung decision dito. Tatanggapin mo pa ba siya ulit or hindi na? So, this could be like parang wala kang alam na ganito yung mga plano niya. So, at least meron ka ng guide this time na ganito yung mga plano niya sa mga makaresonate nito. Okay? Kasi may clarity na sa'yo eh na meron siyang commitment. So, hindi na siya makapagsinungaling pa. So, ang gagawin niya siguro dito is like another lies na naman yung gagawin niya. Another alibis and lies na naman na maghintay ka lang, ganito, hintayin lang natin ganito, magganyan, i-cool off muna natin, tatahimik muna tayo, ganyan, sikreto muna or anything. Something mga ganitong mga bagay para makontinue lung yung relationship ninyo. Pero nasa decision mo yan, Capricorn. Alam mo kung ano yung tama at alam mo kung ano yung mali. Okay? So, I can see here Capricorn signs, as I said, right? Libra, Gemini, Aquarius. I can see Sagittarius.
Pisces sign, Libra, Gemini is also here, Virgo sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, the Oracle card said that speak the language of love. Loving words. Teka na, ano ako? Hindi ko mabasa. Wait lang. So, speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. So, sabi ko nga, diba, nasa'yo yung decision dito, Capricorn. Just speak the language of love without hates, without anger. Just confront this person about what you really want or what you really feel. Ano yung para sa'yo is unfair, ano yung para sa'yo na fair. Wag ka basta lang na, you know, you are a Capricorn and you know this. Wag kang basta lang ng oo, sige, ganyan. Dapat alam niya din yung side mo. Dapat marunong ka din magsabi ng no. Kasi honestly, even Capricorn are like one of the strongest sign. May hawak sa kanila na softest sign, like their moon sign, their Mars sign, their like Mercury sign, mga soft na zodiac. Napapadala din to sila eh. Lalo na kung ang hawak lang nila na Capricorn is the sun sign, like especially sun sign lang or rising sign lang, mahirap. Nagiging soft din to sila. Kasi mayroong sensitivity din sa mga Capricorn eh. Sensitive din sila at madali din silang magpatawad kahit papano. So anyway, Capricorn, that is my reading for you. Thank you and God bless.